Sino-sino sa kanila ang may karelasyon na mas bata sa kanila ng 14 years o higit pa? Love moves in mysterious ways. It's always been surprising when love appears over the horizon. Yun, pakanta tayo ah. Magandang gabi sa inyong lahat. Napakanta ako dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Okay? Pero hindi siya pangkaraniwan ng pag-ibig kasi it's like parang napakalayo ng age gap ng dalawang taong nagmamahalan. Although hindi naman siya issue kasi marami naman ng ganun na nangyayari, di ba? Tulad ni Vic Soto, tsaka ni Pauline Luna, ni Hayden Ko, tsaka ni Vicky Bello, si Mami Junicia, tsaka yung partner niya. Sino pa? Si Gretchen Barreto, tsaka si Tony Boy Cohuangco. So yung age gap hindi na nagmamatter pagdating sa pag-ibig. So, panoorin natin ito at sana mapapulutan natin ang aral at sana huwag tayong humusga. Nagkakilala po kami ni Wifey Lorna sa isang mini concert sa Pasay taong 2004. So yun, kinukwento nga nila na nagkakilala sila noong 2004 sa isang mini concert. And then after that, itong guy pala nagpapaload. So itong babae, doon nagpapaload na doon sa lalaki. Tapos tinatawagan niya, pag halimbawa malaki-laki na yung babayaran niya, tatawagan niya yung lalaki para kolektahin yung bayad niya. From there, nagiging friends sila, nagiging best friends pa sila. Tapos doon na nagsimula yung love story nilang dalawa. So, yung age nila, bale yung lalaki, 18 years old. Tapos yung babae, 52 years old that time. 18 years old po ako na. Wow! Oh? Kayo po, ilang taon kayo nung 18 years old siya? 52 ko. Ang ganda! Peggy naman! Ano? So, nung palang, yung ligawan pala nila nangyari, unang nag-propose yung lalaki, nanligaw yung lalaki para sa babae, sa chat. So, nagcha-chat yata daw sila, tapos kwento niya, nagcha-chat sila, tapos tinutukso daw ng babae yung lalaki na, parang tinutukso niya sa mga kaedad nung lalaki. Ngayon, sabi daw ng lalaki, huwag mo kong tuksohin kasi hindi naman sila yung gusto ko. Tapos mamaya, finlash to niya sa screen. Habang nagchat-chat sila, sinabi niya doon na ikaw yung gusto ko. Panoorin natin ito. Sabi niya, makulit siya. Ang daming tanong-tanong. Sabi ko, sige, sabi kong ganyan. Alam mo ba, may gusto sa'yo. Tinutukso ko pa siya doon sa ibang babae. Naka-AIDS niya. Sabi niya sa akin, huwag mo ako itukso dyan sa hindi ko naman yung gusto. Sabi niya, gusto mo, sabihin ko sa'yo kung sino gusto ko. Sabi niya sa chat. Sinagot ko siya sa chat. Wag na, hindi naman ako interesado kung sino gusto mo. Basta umalis ka na dyan sa chatboard dahil may kausap ako. Hindi, sasabihin ko. Nag-chat siya. Nung lumabas yung nag-flash yung mundo sa ano, kita ko, ikaw ang gusto ko. So yun, naging seryoso na yung relasyon nilang dalawa. Tapos, single naman yung lalaki, no? So, wala namang masama sa relasyon nila. Yung age lang nila siguro na para sa ibang tao, hindi tama. Pero sino ba tayo para kumusga, di ba? So, panoorin natin to. Sino-sino sa kanila ang single noong makilala ang partners nila? Asawa pala yung babae, tsaka anim yung anak. Anim yung anak. So, after doon,
kinuwento nung lalaki yung naging problema niya rin kahit papano dun sa mga anak ng babae. Kasi anim yung anak eh. So most probably yung panganay ng babae, mas matanda pa sa mapapangasawa ng nanay niya. So natural yun sa mga anak, siyempre na papalag talaga sa una, di ba? Kasi siyempre isipin nila na gagamitin lang yung nanay nila, pagpeperahan lang yung nanay nila. Kasi siyempre, marami pa rin talaga ang hindi makapaniwala na 34 years yung age gap nila. Tapos, seryoso yung relasyon nila. So, panoorin natin kung anong sinabi ng lalaki sa mga anak. Tingnan natin ito. Pero siyempre, kung pag-uusap salita, madali lang magsalita na mahal ko siya. Pero, ang gagawin ko na lang, dahil hindi ko pa yung makonvince, ang ginawa ko lang, tutunayan na namin sa gawa. Yan. Doon nagtapos yung aming argumento doon sa hot seat ko namin. Sa part naman ng lalaki, may problema din. Kasi siyempre mga magulang niya, nagulat siyempre. So parang sinasabi nila sa anak nila na baka pwede maghanap ka ng kaedad mo. Eh, hindi natuturuan yung puso eh, di ba? Love moves in mysterious ways. So panoorin natin yung sagot ng anong sinabi nung lalaki sa mama niya. Ma, ako naman ang ikisama. Bayarin na akong magsama kay Miss Lorna. Bala na akong magpasya sa akin. Tapos ng usapan na yun, isang linggo, dinala ko si Mrs. doon sa pamilya ko, sa nanay tatay ko. Pinakilala ko talaga sila. Kami na talaga yung magkasama. Yun. So talagang seryoso yung lalaki rin doon sa babae. So wala nakapagpigil sa kanya. Sa kanila. At natuloy yung kasal nila. So panoorin natin kung ilang taon na silang kasal. Pitong taon na pala silang kasal. Pero sa pitong taon na pagsasama nila, hindi maiwasan yung mga intriga. So meron daw mga tao rin talaga na ayaw silang maging masaya. Meron yung mga iba na talagang pipilitin na maghiwalay sila, mag-iintriga. So eto yung kwento nung lalaki tungkol sa paano nila anong yung mga pinagdaanan nila. Pero sabi nga ni Mrs. Bayaan mo sila. Patunayan lang natin sa kanila na yung sinasabi nila is hindi totoo. At huwag tayo magpa-apekto sa kanila doon sa sinasabi nila. Kasi pagka nagpa-apekto tayo at totoo talaga yung sinasabi nila, hindi tayo rin yung totoo nga yung sinasabi nila. Kaya ang pinaka-point namin is gawin natin, magsama tayo ng maayos. Kung may problema man is pag-usapan natin. Hindi siguro mawawala yan, lalo hindi tayo nabubuhay na tayo lang sa mundo. Meron tayong mga kapitbahay na nakakakita sa atin. So hindi talaga nawawala yung mga intriga, mga siraan. Hindi talaga nawawala yun. But I think both of them are in love. Both of them are strong believers na yung marriage nila will work out just fine. So, and as the saying goes, love conquers all. Siyempre, una sa lahat, salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng asawa. Dahil sabi nga sa Bible, bahay at kayamanan minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Wow! Grabe na to! Kaya, ang pangako ko, love wins. Mamahalin kita hanggang sa wakas. So, that ends my video. I hope you enjoyed watching. Sa mga I wish them well. I wish them a blissful marriage. Sa mga hindi naman natuwa, opinion nyo yan kung hindi nyo gusto yung nangyari sa kanila. Pero bawal ang judgmental. Thank you and God bless.